Ang kalat mga idol ng ating pwesto. Gumagawa kasi tayo ng DIY na tank to barrel band. Ayan. May nagawa na tayong isa. Gagawa pa ako ng isa para sa ina-symbol nating larawan. So hindi na natin papakita ng buo. Ayaw ni YP yan. Ayan, ito lang. So ang ating tanke 60mm. Ito kasi yung nabibili, maganda rin sana. Problema nung hinigpitan ko, napuputol yan. Oh, putol mga ito. Yan. Maganda rin sana kasi lang plastic lang siya. So gagawa tayo ng stainless. Mga 2mm lang yata ito mga idol, wala akong caliper. So ang paggawa nito mga idol, dahil nakagawa na ako ng isa, kinuha ko na lang yung sukat nun para doon sa isa pa. Parehas lang naman 60mm. Ang sukat yan mga idol, itong tinupi ko, diba pahaba. Ang lapad nito ay 20mm ang lapad. So ito na yung ating pansukat. Ito nung tinupi ko yung mga idol, ang sukat niya ay 20mm. So nabaloktot siya. Ganyan na lang siya mga idol. Nasa 18 na lang. So yan, babaloktotin din natin yan mga idol. Ang sukat niyan hanggang dulo 20mm. Pag pinaloktot natin, iiksi ng konti, abot dito. So tapos ang magiging gitna natin, bumilang lang kayo mga idol. Simula dito sa dulo ng tinupi na to, papunta doon. Kasi yung dulo noon, pag tinupi natin, naabot dito sa guhit na to. So simula dito, yung haba niya papunta doon, 82mm mga idol. Ayan, sinulat ko. Para sa tanke na 60mm. So ang magiging itsura niyan, ganyan. Ayan. Mas maikpit pa, tsaka hindi masyadong makapal. Puro na stainless. Mas okay na yan. So gagawin na natin to. Itutupi muna natin yun. Puro DIY lang mga idol. Ayan, ganyan na yung mga itsura niyan mga idol. Tapos ito, itutupi natin ng 90 degree. Tutupi natin yan. Palabas naman mga idol ang tupi. Paganon. Paganyan. Kabilaan mga idol.
Ito yung magiging labas, mga idol. Yung magiging loob. Yun. Kaya may tsura. Tapos, yung bibilogin na natin yan. Medyo matigas. Ayan. Medyo matigas mga loobs. Ayan. Yung para sa ating barrel band. Ito na lang gagamitin natin. Kasama to nung pinadala nung pagbili natin ng barrel na yan. Ito yung pinagsuotan para hindi mabaluktot. Kuha lang tayo dyan ng mga 15mm. Yung ID nito is 16.25. Okay na yan, medyo makakagalaw ng konti yung ating barrel. Tapos yung OD, yung outer diameter natin is 19mm. Puputo lang tayo ng mga 15mm. Kasi yon 20, halos 22mm yon. Para hindi siya lalagpas. Yan, medyo gitna siya. Holder lang naman to ng barrel para hindi lumayo. Stainless din yan. Ito. Ganyan. Sa ibabaw. Hindi naman tayo gagamitin natin dito kasi makalawang. Hanap tayo ng stainless. Yan. Kailangan mga idol, hindi siya lalagpas sa 60mm. Ayan. Pagka nakaklip itong nag-abot yung dalawa. Maabot lang sa 59 po 58, 57. O, disakto lang yan mga idol. Ayan. Sakto lang. Ngayon, lalagay na natin dito yung barrel band. Ibabaw. Tapos na natin mga kadiskarte yung ating tank to barrel band. Ayan. Mas maganda sana mga idol, mga kadiskarte, kung gagamitin dito na panghinang yung cytylene, hindi yung welding machine. Ayan. Nandyan na, nakakabit na. Siya yan. Kaysa gagamit tayo ng plastic, higpit na yan mga idol. Puro na stainless.
Sa palagay ko, mas matibay to. Yung ganito mga idol. Panghabang buhay na nagagamitin yan. Okay mga idol, salamat sa panonood. Mukhang mas mahusay yung ating nagawa kumpara dun sa nabibili online na mga plastic na tank to barrel ban para sa ating mga laruan. Yan yung akin.